Okay. Praise God. Sige po, bago po tayo magpatuloy, salamat po sa buhay ni Ate Alona Samson, sapagkat invited niya si Angelica Liagas. Okay. Hello po! Nasa tribulong bulo. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome. Sige po, bago po tayo magpatuloy, salamat kay Lord sa mga galing sa encounter. Umiinit ang lugar sa init ng puso ng mga... Praise the Lord! Amen! Sige, bago po tayo magpatuloy, alam ko meron gusto magpatutuo para sa kabutihan ng Panginoon. Amen! Pwede ba, tatawagin ko ba? O hindi ko tatawagin kasi hindi ko alam sino. Okay, sige, alika na, dali! Magandang hapon po sa inyong lahat. Maikli lang to, yung share ko lang yung nangyari dun sa 3 days encounter namin. So, syempre, from the word encounter, in-expect ko talaga kung ano yung pwedeng gawin sa akin ni Lord. Kasi, matagal ko na rin nilalong yun eh. Nagbalik loob ako sa kanya. Ano yung pwedeng pa niyang maibigay sa akin, maipuno sa akin. So, nung unang gabi na may ginawa ko ng activity, so doon pa lang may nakita na ako. So, konti lang, about lang sa buhay ni Zacharias. So, may ginawa kami ng activity doon. Sobrang napaka-swerte ko. Masasabi ko na, maswerte ako, napaka-blessed ko. Kasi nakita ko doon yung pagsalubong niya sa akin. Yung winelcome ako ni God, na para bang ang dami-daming tao na starstruck ako sa kanya, na hindi ko inaakala sa dami na tao, parang ako siya eh, ako yung nasa kwento. Yun yung nakita ko doon. Parang feeling ko na nagpapakumbaba ako kasi sobrang daming kasalanan ko, hindi ako worthy for the love of God, parang ganun yung feeling ko. Pero sa kabila nun, nakangiti siya, ang alwalas, parang sinasabi niya, welcome, lagi nakarating ka, parang andito ka, parang ako parang lulugod pa lang ako, na parang siya parang open arms, talagang hindi niya tinignan kung ano ako, hindi niya tinignan kung ano yung pwede kong i-offer o yung kung anong kasalanan yung nagawa ko sa kanya. Yun yung first night ko. Then kanina lang, so may ginawa kami ang TVT, nagparamdam ulit siya, nakita ko ulit yung power ni God. Na talagang pinapakita niya kung gaano siya ka-open, gaano niya ako winelcome, kung gaano siya kasaya na nagbalik ako sa kanya, na hindi ko po ma-explain, hindi ko siya maikwento words by words, hindi ko masabi yung pakiramdam. Pero yung ini-expect ko na may encounter ko talaga siya, na maramdaman ko yung yakap niya, yung salita niya, yung pagmamahal niya, hindi po ako nabigo. Yes. Naramdaman ko po yun. And praise God. Thank you, Lord. Thank you po kay Pastor Bob, kay Pastora. Maraming salamat po kay Emma, kay Ate Ivan. Salamat po sa lahat na nagtsaga din po sa amin, sa akin, sa asawa ko, sa family ko, sa mga anak ko. Maraming salamat po. And thank you, Lord. Pero ito po yung pinaka-important na
section. Itanong ko kami ng Kinect, tapos, yung nag-activities na, di mo na-expect kasi, bigla akong nag-rescure, kasi una pinipilit ko lang, pero kasi, bukas ko kasi yung isip ko, tapos, yung kasi yung pandinig ko, narinig ko po sila lahat nag-iiyakan. Tapos yun po, biglang may umalis sa puso ko, tapos biglang nag-blackout ka lang. Tapos nandun ako sa cross, yung parang sa ano po, yung I'm the way, yung the truth and the life, yung cross po. Tapos kasi may isang section doon na sobrang attached po kami. Nandun po ako sa cross, nakatapa lang. Tapos biglang nandun si Jesus, tinakbuhan niya ako, tapos biglang niyak ako. Kasi parang nakakabless kasi sa dami ng kasalanan namin gawa, on and off, parang sobrang bakit pa ako nabigyan. Tapos, tapos biglang, yung di ko masabi yung thank you, basta hallelujah ka lang kay Lord. Tapos di mo na alam na, ayun na pala yung Holy Spirit na umilis inano sa akin ni Lord. Kasi biglang pinakita rin sa akin ni Lord, dun sa likod na yung mga magulang ko. Kasi di sila Christian. Parang ang sakit kasi ikaw ay nakatanggap. Kaya parang gusto yan ang pag-uapit sa akin, Lord. Share ko sa kanila yung nararamdaman ko ngayon. At mas dapat ipa-open ko sa kanila si Lord. At hindi lang kung ano-ano. Tapos yung pag-gising, ewan ko nag-gising po ako. Basta narinig ko lang po. Nandun na po ako sa upuan. Kasi bigla ako niyak ang upuan. Kaya iyak pa rin po ako ng iyak. Kasi nanginginig ako na di ko alam. Tapos ayun lang po. Tapos sobrang nakaka-bless. Bravo. Thank you.
Okay, praise the Lord. Hallelujah. Isa pa? Isa pa daw. Amen! Yes! Praise God! Hallelujah! Thank you. Sabi ko next time, kasi hindi ako naka-lipstick. Napakabuti na Lord talaga sa lahat ng sa lahat ng oras. Ako kasi isang warrior. Lahat ng bagay inaalak. Eh, minu-worry ko. Hindi naman. Alam ko na hindi dapat. Pero may atak ako lagi sa worry. Kaya, may tatlo ang anak. Hindi ko alam saan iniiwan. Wala dito ang husband ko. May mga nag-offer na sila. Pero nag-worry ako. First time mo kasi sila iwan. Hindi ako ka-decide. Tapos, pinag-pray ko kay Lord na, Lord, kung talagang matutuloy ko, tanggalin mo itong worry sa akin. Tanggalin mo ito. Tapos, thank you din sa mga prayers. Pastora Luz, talagang pinanatag niya yung loob ko. Kay Ate Mai. Sa lahat ng mga kapatiran namin sa akin. Meron magbabantay dyan. Talagang ginamit kayo para panatakin ng loob. Thank you. At ginamit kayo na tanggalin yung worry na yun. Sa buong 3 days na encounter namin, lahat ng mga message, mga katuluan, narinig ko na yung dati eh. Pero iba yung dating ngayon. Iba yung dating at na-realize ko talaga na lahat ng bagay na gusto mong gawin, hindi ikaw gagawa ng paraan mo. Hindi ikaw gagawa ng hindi sa sarili mong paraan, kakayahan, hindi ikaw ang gagawa. Si Lord talaga, kahit sa pag-worship, kahit sa pagpupuri niya, siya ang gagawa sa iyo kung paano mo siya purihin. Siya ang magbibigay ng anong paraan. Paano mo siya i-worship talaga? Hindi ikaw. Yun ang natanggap ko sa sa activities namin, sa encounter ninyo. Salamat sa lahat. Alam ko, marami pa nag-deliver si Lord sa akin. Marami pa siyang gagawin sa buhay ko. I need prayers pa rin. Salamat naman sa mga mentor, ang tawag nito, mga tao na nasa paligid ko na nagpalakas sa akin. Alam ko na dyan sila. Kinagamit sila ni Lord para mas lumalim, mas magamit pa ako, at mas magawa ko pa yung purpose ko sa buhay ko. To God be the glory. Thank you. Okay! Pasensya na po kayo, hindi ko kayo mapag-testify na lang. Pinuto na yun. Okay, praise the Lord! Salamat kay Lord! Salamat kay Lord! Yeah. Hallelujah! Talagang napakabuti ng Panginoon, amen? Amen! Amen! Hallelujah! Welcome to the Kingdom of God sa Naging Counter. Okay, praise the Lord! Okay, welcome to the Kingdom of God. Ang topic natin ay Kingdom of God. Okay, so... Tayo muna tayo. Okay, sino po ang nakakaalam ng The Lord's Prayer? Amen.
Nasa kamay. Sa Tagalog, ang manami. Okay, mas maraming pamilya dun eh, sa manami. Okay. Hindi, sige po. Sino ang nakakalambo? Ang manami. Okay, Lord's Prayer. Okay, praise the Lord. Sige, yung sa hindi pa siya kabisado, nasa Matthew chapter 6 siya. Matthew chapter 6. So, kung hindi nyo, magpe-pray po tayo, magpe-pray natin yung Lord's Prayer. Kung hindi mo siya kabisado, kasi wala po tayong easy worship. Ah, meron na ba? Ah, wala, no? Wala tayong easy worship na maglalabas ng verse. So, magpray tayo. Kung hindi nyo siya kabisado, basahin nyo, ipag-pray natin through sa Bible, kay Matthew chapter 6. Okay, kabisado nyo siya. Okay, sa hindi kabisado, sa Bible, sa kabisado, mag-pray tayo. Okay, dalawa na ang first timer. Sino sa Brian? Ang Gara? Ah, hindi. Rina? Rina. Okay, Brian, Rina. Mina. Okay, Mina. Oh, Brian, Mina. Welcome po. Okay. Hallelujah. Ah, si Ate Anita at si Brian, first time yung sa church? First time sa Christian church talaga? Hindi po first time sa ABC sa ganitong gawain? Dito lang. Pero nakapag-church ka na dati. Ah, okay. Ate, kita. Ate, nag-attend ka rin ng church, ano? Sa AGC, first time lang din po. Okay, so welcome po. Sige po, tayo po yung manalangin. Kung kabisado niyo po yung Lord's Prayer, tayo po yung sabay-sabay tayo manalangin. Ha? I-ano niyo po, ano yung tawag dito? Yung may volume. Okay. Yung may volume. Merong, merong ano? Okay. Merong sound. Ayun, merong sound. Sorry po. May volume, eh, no? Yung merong sound. Sige, tayo po yung po at tumikit. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay tayo. One, two. Ama namin, susulahin ka. Sabayin ang ngalan mo. Sa amin na wang yung kaharian, Panginoon. Maghari ang kalooban. Patawarin ko sa aming mga kasalanan tulad ng pagpatawad na sa mga nagkakasala sa amin. Hallelujah. Huwag niyo po kami paintulog sa tukso. Magkukus, layo po kami sa gawa ng masama. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Father God, maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko po na kung paano ang Panginoong Jesucristo tinuruan kami manalangin. At Lord, sa loob ng panalangin na yun, sinabi niya, ganitong gawin yung panalangin at sinabi mo, Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. Father, I pray, by your grace, teach us your kingdom, Lord God. Talagang magkaroon kami ng nasa isang oras na pagsama namin magulay na yung salita, Panginoon. Dalangin ko po ang kapahayagan ng iyong kaharian ay matanggap po namin, Panginoon. Okay, magbigay din ng encouragement, inspiration, motivation sa amin, Lord God, na talaga magpatuloy kami sa pananampalataya, mabago ang pagtingin namin sa aming pananampalataya, Panginoon. At dalangin ko po na tunay nga maghari, Panginoon, na yung kalooban sa amin. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God, for your grace. Thank you, Lord, sa mga galing sa encounter, Panginoon. Truly, Lord God, you are so amazing, Lord God. At alam ko, Panginoon, ito ay simula pa lamang, Panginoon, na napakaraming pang gagawin sa kanila mga buhay, Panginoon, sa bawat isa rin sa amin, Panginoon. Thank you, Father God. Hallelujah.
For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Okay, praise the Lord. Okay, pasensyahan niyo po ako, mga kapatid. First time ko pong gagawin to, first time gagawin to. Okay, ang dami kong hawak na papel. Hindi po ako sanay dito, pero ginawa ko po talaga na sinadyang magkaroon ng notes dahil ayaw ko maligaw. Alam niyo po, ito pong Bible study series na to about the kingdom of God. Alam niyo po ba na eight months series ito ginawa para mabuo yung pananaw patungkol sa kaharian ng Diyos. Napakaraming videos, napakaraming libro ang naisulat ng author na ito. Ang author po nito ay si Dr. Miles Monroe. Pero hindi naman po lahat na nakasya po yung revelation na yun. Kundi yung revelation lang na talaga, Lord, maintindihan ko ano yung patungkol sa kingdom mo, Lord God. And praise the Lord, be blessed ako ng Lord na ito, napakunawa na ma-receive ko yung revelation nito. At kaya ko sinishare ko sa inyo ito ay hindi dahil nabasa ko ito. Sinishare ko sa inyo ito dahil nagkaroon ako ng pangunawa na maintindihan ko yung about the kingdom of God. Ito na nga, sinishare ko sa inyo. Okay? Naalala ko po, lalo-lalo yung galing sa mga encounter tsaka sa nagba-Bible study, ito po lagi nyo tandaan ha. One time nagturo po ako, dito po yun, natandaan ko po yun sa main church, nagturo po ako, tapos may pinalabas akong video. Pagkatapos po nung palabas na yun, may lumapit sa akin na okay naman po, walang problema. Paglapit sa akin, nag-comment siya, tapos sabi niya sa akin, Pastor, ang galing ng revelation kay Joseph Prince, kasi po yung video na pinalabas ko at yung teaching, ay halo-halo na yun sa Christian life. Tapos yung video yung kay Joseph Prince, sabi niya, Pastor, ang ganda ng revelation kay Joseph Prince nung yung video na yun, very powerful talaga. Sabi ko, ha? Sabi ko, Ate Mani, hindi maganda ang revelation sa kanya. Maganda ang revelation sa akin at dapat maging maganda rin ang revelation sa inyo. Mga kapatid, ang word na natatanggap natin ay hindi galing sa tao, hindi galing sa Panginoon. Amen? At dapat, every day na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, every day na nakikinig tayo ng preaching, dapat hindi yung revelation dun sa preacher. Dapat maging revelation yun sa atin. Hello? Amen? Dapat maging, ang Word of God, kaya sa nagiging powerful, kasi hindi magaling yung nag-preach. Kasi merong dating sa yun, na-receive mo yung revelation ng Word na yun. At dun sa revelation na yun, yung rema na na-receive mo, yun ang nagiging power ng Word sa atin. Hindi revelation sa kanila, kundi revelation sa atin. Amen? Nag-gets niyo po? Okay. Hallelujah. So pag-aralan natin, what is the kingdom of God? Ano ba ang meron sa kaharian ng Diyos? Bakit meron tinatawag na kaharian ng Diyos? Sino po ang nagbabasa ng New Testament? Okay. Pag napansin niyo po sa New Testament, mapapansin mo palagi, pag si Jesus nagkwento ng parable, 80% ng parable niya, this is the kingdom of heaven. This is the kingdom of God. The kingdom of God is like this. The kingdom of God is like this. So dapat magkaroon ka ng knowledge sa kingdom of God. Bakit? Kasi si Jesus Christ lagi niyang tinuturo ang kaharian ng Diyos. Hello? Kaya nga, ikaw na nakikinig, yung revelation kay Jesus ng kingdom of God, dapat maging revelation sa'yo para maintindihan mo kung ano ang gusto ng Panginoon para sa'yo, para sa akin, para sa atin. Amen? Okay. So, what is the kingdom of God? Sa ngayon, meron tayong problema. Kasi, baka 10% na lang sa atin na nakakaintindi ng kingdom. Hindi dahil hindi mo siya alam. Kasi wala na siya. Wala na siya. Sa panahon po natin, 2017, ang meron na lang yata ng monarchy ay, kung hindi po ako nagkakamali, 4 na bansa na lang yata ang monarchy. Isa sa UK, meron sa North Africa. Alam ko, 4 na lang po ang merong monarchy. At ang monarchy na yon, hindi po absolute power. Ang monarchy na yon,
limited na yung power. Bakit? Kasi po, example, sa UK, although merong Queen Elizabeth, although merong tinatawag na yung monarch na yun, ang problema, wala na siyang absolute power. Kaya meron ng Prime Minister ang UK. Okay? So, limited na ang pagkaalam natin sa kingdom. Kasi wala na siya. Wala ng hari, wala ng reyna. Nagtataka ba kayo bakit may queen? Queen Elizabeth, queen ganito. Taka rin nyo ba kayo ng king? Kilala nyo ang asawa ni Queen Elizabeth? Alam ko, absent kayo nung tinuro yun. Kaya, hindi, mapapatid. Sa totoo lang, hindi ko rin kilala kung sino asawa ni Queen Elizabeth. Si Aling Elizabeth kilala ko, pero si Queen Elizabeth hindi ko kilala. Nagtanong, hindi rin alam eh. Hindi, kasi yun nga eh, laging queen eh. Familiar kayo sa kinukwento ko? Taga saan kayo? Okay, sige, yun na. Okay, so, obscured sa atin ang word na kingdom. At pag in-explain mo, siguro may mga bata rito makaka-explain ng konti. What is kingdom? Parang ang kingdom ay para siyang clash of clan. May nakaintindi na, okay. Para siyang League of Legends. Okay, may mga kaharian, nagditikmaan sila, ganito sila. Bakit? Ano? Yung larong yun, mga kapatid, kasi meron kang kingdom na pinoprotektahan. Tama ba yun? Okay, tama ba yun? Meron kang kingdom na pinoprotektahan, iingatan mo, meron kang powers, nakikipag-away ka, binabantayan mo, yung cellphone mo, lagi mo hawa, kasi pag binitawan mo yun, hindi mo alam yung cellphone mo, may nag-gayera pala dun sa loob, pagtingin mo, talo na yun. Una, ubus na yung kawal mo, ganun. So, it's all about kingdom. Okay? Ito ay tungkol sa kaharian. Okay, kasi nga, dahil wala na siya, hindi na natin siya masyadong maintindihan, what is kingdom? Mga kapatid, kingdom, sa original na meaning na ito, sa modern world, wala na ito. Pero, sa Bible po, sabi nga dito, yung principle ng kingdom, yung kanyang layunin ng kingdom, the concepts, the principles, the nature, of true authentic kingdoms na pinresent ng God is superior and advantageous nature compared sa any religion, political ideology, government system, or social program. Blessing na po, alam niyo po, mga kapatid, blessing sa atin ang G12, blessing itong encounter. Ang encounter po ay hindi kabuuan ng sistema para lumago tayo sa pananampalataya. Ang encounter ay simula pa lang. Sa paglago natin sa pananampalataya, marami ka pang lalakarin, marami ka pang pupuntahan, marami ka pang gagawin. Kasi part yun ng kingdom. Ang G12 po ay hindi God's 12, ha? Ang G12 ang ibig po sabihin ay government of 12. Government. Pag sinabing pamamahala, ang pamamahala po ay nature ng isang kingdom. Kung walang pamamahala, ang buhay ng tao ay in chaos. Example, sa traffic, kung walang nag-govern na law sa traffic, eh, malaking problema. Sa imus na lang tingnan nyo ang traffic. Minsan nga mayroong mga joke eh. Bakit may traffic? Kasi may enforcer eh. Baliktad eh. Pag may enforcer, may traffic eh, no? So, parang ganun ang minsan pag nagdadrive ka, buti pa yung walang enforcer, yung bigayan, kakaliwa, lulusot yung isa. Eh, delikado nga lang eh, pero hindi pwede wala na go-govern sa atin. Kaya po itong nilalakaran natin mission, itong G12 po, itong system ng discipleship ay napaganda. Bakit? Kasi ito yung nag-go-govern sa atin, nagdidisiplina sa atin para maging disciple ni Jesus Christ. Hello? Okay. Yun yung purpose ng Lord. Isa sa purpose ng Lord. Kaya nga sabi sa Matthew 28, bago siya umakyat sa langit, tama ba? Mag-ascend sa langit, ano sabi niya? Go and make disciples of all nations. Yun yung pinakahuling willing niya. Why? Bakit kailangan sa disciples? Mga kapatid, alam niyo ba ang sabi ng batas? Sorry. Hindi, nawala po yung English. Kinakapako po, okay? Nawala yung English.
Walang above sa law, walang above sa law, walang ignorance of law, dapat alam mo. Hindi pwedeng na, naglalakad ka, hinuli ka, tapos sabi, bakit mo ko hinuli? Eh, jaywalk ito. Hindi mo pwede sabihin, ay, hindi ko alam eh. Tama? Hindi ka pwede tumawid ng kalsada, tapos nahuli ka, sasabihin mo, bakit mo ako hinuli? Eh, jaywalking ka eh. Ay, hindi ko alam eh. Hindi pwede yung ganun. Dapat alam mo yung batas. Ganun din sa sistema ng kingdom. Dapat alam mo, kasi pag alam mo yung prinsipyo ng Bible, you will be blessed. Okay? Kunyari, lahat tayo halos, galing tayo sa eskwela, lahat tayo nag-aral, kahit pa paano, nakapag-aral. O, paano ka pumapasa? Kasi, nag-aaral ka. Huwag kang mag-aral. O, ganun lang yung kasimple, di ba? The same with the Lord. The more na maraming revelation ka natatanggap na kay Lord, nabe-bless ka, lumalago ka kay Lord. Wala kang revelation kay Lord, huwag mo ayusin yung buhay Kristiyano mo, eh, wala ka talaga, pupulutin ka talaga sa kampungan. Bakit? Eh, hindi ganun nag-ooperate ang Lord eh. Kaya nga, ang wisdom ni Lord binibigay sa atin, ang rema, ang revelation binibigay sa atin, para magkaroon tayong narinig sa gustong mangyari ng Diyos sa atin. Anong sabi nyo sa ano? O galing sa encounter, press na press itong mga to. What is the greatest tragedy in life? Yes. The greatest tragedy in life is not death, but to live a life without purpose. At part ng kingdom principle yun. Part ng kingdom principle ang purpose. Kasi si Lord, bago tayo kinreate yung purpose ng God, nandun na. Si Lord, bago ka... Kaya nga, dapat magtiwala tayo sa Panginoon eh. Bakit? Kasi yung future natin, hindi natin alam. Si Lord, nakarating na sa future natin. Alam niya yung purpose ng tao, alam niya ang pupuntahan ng tao, at nag-set siya ng rules through His kingdom. Pag nag-ooperate ka dun sa principle ng kingdom, eh, you will be blessed. Sure yung pupuntahan mo. Sure yung pupuntahan mo. Okay? So, ganun po nangyari. Kaya lang, ito yung masaklap na problema sa atin. Sa lahat ng discourses ng Panginoong Jesucristo na sinasabi niya ang about sa kingdom, ang nangyari po na wala yung kingdom of God. Napalitan siya ng religion. Even in Christian churches, akala natin, ay, hindi kami religion. Kaya nga, galit sa atin si ano eh. Si Eli Soriano eh. Minsan sinalungat niya yung salitang, ay, hindi namin kailangan ng religion. Dapat sa atin relationship. Nagalit siya. Bakit? Kasi ang meaning sa dictionary ng religion, ay ano? Religion is a way to God. Daan daw patungo sa Panginoon. Bakit hindi kailangan ng religion? Inano niya yun? Dinibati niya yun. Ang problema, isang meaning ang kinuha niya sa dictionary. Yung way to God. Eh, yung iba pang meaning. Diba ang dictionary, minsan, yung etymology ng salita, ito yung salita, maraming meaning. Dapat pag-aralan mo lahat yun. Huwag mo siyang tingnan isang side. Tingnan niyo po ito. Pakinggan niyo po ito. Religion is one of the most powerful force on earth. Despite the claims of many to the contrary, everyone on earth is religious. Eh, paano naging religious? Ano? May kapitbahay nga ako. Walang pagkakilala sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Paano mo sasabihin religyoso siya? Ay muna, ano ba meaning ng religion? Okay? Anong meaning ng religion? Religion is defined as the adherence to a set of beliefs that regulate the moral, social, and ritualistic behavior of individual. This definition would include the so-called atheist, secularist, communist, socialist, humanist, or agnostic. So ang religion pala, hindi ibig sabihin maka-Diyos ka. Ang religion ay set of beliefs na nag-govern sa isang tao. Naalala niyo po yung preaching natin nung nakaraan, yung sinet ko sa inyo, Psalms 37? Delight yourself in the Lord? Naalala niyo po ba yung word na binigay sa atin ni Lord? May mga, in the beginning, God created man according to His own image. Diba? Naalala niyo? Tapos ano yung sumunod na part? Sa panahon natin, yung God created man in His image, binaligtad ng tao. Man created God in His own image. Ano yung sabihin nun? Yun yung set of beliefs. Mga kapatid, pakinggan nyo mabuti ha. Ako,
Nabubuhay ako sa pananampalataya ko ayon sa pagkakilala sa Diyos. At maraming tao nabubuhay sa pananampalataya niya ayon sa pagkakilala niya sa Diyos. Ito ang problema. Tama ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Sino ang Diyos sa iyo? At minsan tayo, nag-ooperate tayo, aminin man natin o hindi, tanggapin natin ang katotohanan o hindi, lahat tayo nag-ooperate nung makilala natin si God kasi meron tayong need. We worship God because of our needs. Sa dinami-daming porsyento ng Kristiyano, napakaraming mananampalataya na kakilala sa Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang pangangailangan. Kaya lumabas yung principle. Alam niyo yung verse ng Matthew 6:33? Unahin mo ang kaharian ng Diyos at alam niyo yun, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tanungin ko kayo, alam niyo ang context ng verse? Context, alam niyo nilalaman yung verse na yun? Mga kapatid, pag binasa niyo yung mga nauunang verse doon, yung context ng verse ng Matthew 6:33, magugulat ka. Ano sabi doon? Huwag kang mag-alala sa kakainin mo, huwag kang mag-alala sa iinumin mo, huwag kang mag-alala sa dadamitin mo. Why? Kasi lahat ng yun, alam ng Diyos yun. Unahin mo ang kaharian ng Diyos, bibigyan niya lahat ang pangailangan mo. Ang problema, yung religious belief ng tao, yung set, yung naset sa kanyang mind, si God. 911, pag may kailangan siya, kailangan niya ang Diyos. Pag wala siyang kailangan, hindi na kailangan ng Diyos. Yun yung malaking part ng religious belief natin na pag may need ka, kailangan mo si Lord. Pag okay ka, si Lord nandyan lang. Oh, wala pong maopendahan, wala pong sinisira ang religion, wala pong sinisira sa pinagdaanan natin. Katolik, marami sa ating galing sa Katolik, tama? Okay, tingnan niyo po, ano ang naging purpose nung sinasamba natin nung araw? Bakit may rebulto? Si God, nandyan lang yan. Pag kailangan mo siya, pupuntahan mo siya, kasi nandyan siya, hindi siya umaalis. Nagigits niya ako? Hindi po ito joke, ha? Ito yung driving force kung bakit may imahin tayo. Ito yung driving force bakit? Kasi pag may need ka, alam mo may tatakbuhan ka. Eh hindi naman natin, although lumaki tayong Katolik, hindi naman natin kilala ang tunay na Diyos eh. Tama? So yung Diyos na nabuo sa isip mo, yung set of beliefs na yun, siya yung nag-guide dun sa moral behavior mo, social behavior mo, yung function ng mind mo patungo sa Diyos. Yun ang nangyari. Ang tawag po doon ay religious system. Ngayon tanungin tayo, sino si God? Okay, anak, naiintindihan niyo po? Okay. Kanina pong umaga, humingi po ako ng pasensya. Mga kapatid, patawarin niyo po ako. Kasi po medyo may for adults only na konti yung topic. Kingdom of God, minsan may nakaka-offend na pasensya na po kayo, baka maging offensive sa inyo. Wala po akong pinapatamaan. It's all about the kingdom. So, nag-sorry po ako. Meron po ako sa inyo, meron po akong magandang principle na ibibigay sa inyo. Si ako po, meron po akong doktrina na pinangawakan. Ang doktrina ko po ay galing sa Old Testament. Ang sabi po doon, eat the fat, drink the sweet. Ang ibig ko sabihin nun, sino po kumain na samang inasal? Yung only rice. Sino yung nakakasampung kanin dito? Pastor, lima lang. Okay, sino yung nakakalimang kanin? Siyam lang. Ang bihira, siyam lang. Ako, ang aking record ay apat. Hindi ko na ubus eh. Okay. O, sino yung naka-experience naman ng early chicken? O, Max naman yun, Max. Okay. O, sa mga inasal, marami kanin. Itong tanong, yung manok ba, kahit anong dami ng kanin, yung manok ba kinain yung buto? Sino kumain na ng buto ng manok? Yung lahat talagang inubos niya. Huwag na yung saging, yung ano na lang, yung buong, saging, yung dahon ng saging. Okay. Hindi pala, iba pala yung binalot pala yung isip ko. Okay. Sa preaching,
Kung hindi mo kayang matanggap yung word, itabi mo lang siya. Eat the pot. Kainin mo yung masarap na parte. Huwag kang ma-open kasi ang layunin ng preaching, hindi para i-open tayo. Ang sabi sa 2 Timothy, ang preaching, ang word of God is to encourage us, to exhort us, to rebuke us. Kasama yung rebuke dun. Okay? So, talagang na-encourage tayo ito. May kung hindi mo siya matanggap, iseta sa'yo mo lang siya, itabi mo lang siya sa bawol mo, baka isang araw, ay tama pala yung sinabi ni Pastor. Okay, ganun po ang word. Kainin mo yung mataba, itapon mo yung buto. Inumin mo yung matamis, yung matabang, hindi mo mong inumin. At huwag ang umalis na dyan, sabihin mo, kasi na-open ako eh. Okay? Kasi once na umalis ka sa church, at pumunta ka sa ibang church, ang tanong, uy, napakarami magandang church ha. May Victory, may GCF, may CCF, may BCF. Ano pangalan yung F? Maraming magandang church. Pero ito lang ang isipin mo palagi, taga doon ka ba? Kung hindi ka taga doon, mga kapatid, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Ang church ay calling, ang maging bahagi ka ng isang church ay calling ni Lord para ma-define yung purpose natin. Okay? So religion, medyo may konting anghang po na konti yung ating pag-usapan. But sad to say and hard to accept, marami sa atin kahit Christian, kung mapasok siya dun sa tinatawag na religious, nagiging religious siya. Okay. Nagiging religious. Yung kingdom, yung principle ng kingdom of God, yung principle ng preaching ni Jesus Christ, okay, hindi niya masyadong natatanggap. Sino po ang may... marami tayong memory verse dito. Matthew 11, sabi ni Lord God, ang kapahingahan nasa kanya, tama? Take my yoke, for my yoke is easy, then my burden is light. Okay, take my yoke. Paano pagkaintindi mo ng take my yoke? Okay, take my yoke. Take my yoke, ang ibig ko sabihin nun is the principle of God. Kapag yung principle na yun, ipinamuhay mo, ano sabi ni Lord? And you will find rest. And you will find rest. Okay, itapo ko ng konti ah. Ilis ko ng konti. Marami sa inyo nakakabasa ng Sabat. Yung Sabat, sino ba sa Bible? So, madalas nyo nababasa yung Sabat. Okay? Ano ang Sabat? Ano ang Sabat? Sabado. Ano ang Sabat? Rest day. Mga kapatid, hindi nyo ba napapansin kahit anong pahinga ang gawin ninyo o mga nanay, kahit ay gusto magpahinga, ay gusto ko wala akong gawin araw. Tumbong araw mo ito, gusto ko magpahinga, pero at the end of the day, pagod ka pa rin. Why? Nagtrabaho ka ba? Hindi. Bakit ka pagod? Kasi mali yung interpretation mo ng Sabat. Noong Old Testament, ang Sabat, rest day, holy day. Yung New Testament, ang Sabat, hindi po araw. Ang Sabat sa New Testament is Jesus Christ. You find Jesus, you find your Sabat. You find rest, you find peace. Meron ka pa yung paan, meron ka pa yung ahan, nakakaling yun. Wala yun sa araw ng pamamahinga. Nakay Kristo yun. Kapag natagpuan mo si Kristo, nakatagpo ka ng kapahingahan. Hallelujah! Kaya sabi ni Lord, nung napagaling siya, sabi, di ba, dinati ko siya ng mga pariseyo? Sabi ng mga pariseyo, ba't ka napapagaling ng Sabat? Why? I am the Lord of the Sabat. Hallelujah. So kaya na, ang nangyayari po, yung kingdom ni Lord, yung dapat na maging principle ng kingdom, ang nangyayari sa interpretation ng mananampalataya, even Christians, nagiging ano siya? Nagiging religious belief siya. Kagabi lang eh, pagbukas po ng Facebook, nakapagbukas po ng Facebook kagabi, may bumulaga sa akin eh, pero lumapit sa akin kanina umaga. Sabi niya, Pastor, hindi ganun ang ano mo, ang ibig sabihin. Sabi ko, oo, naiintindihan ko yun. Alaki-laki lang nakapos sa wall niya, sabi ko, marami talaga sa church, hindi Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Anong tingin niyo ibig niya sabihin? Na-open ba siya? O may iniisip ba siya? Meron pang katangian yung isang mananampalataya na
na hindi niya nakita ganito, ganito, ganito yung nangyayari sa kanya. So isipin mo, bakit nga marami sa church pero hindi naman talaga Christian? Okay, so may mag-iisip ka eh, tama? Okay. Kasi nga, yung principle na yon, okay, sisirain natin yung principle na yon, yung religion na yon, yung religious belief na yon, yung set ng beliefs na naka-fix sa katawan ng tao, ng isang mananampalataya, i-transform mo dun sa kingdom ni Lord. Okay. Balikan mo ito, ang sabi ko sa Genesis, the original purpose of God, the original purpose of God, ano ang purpose ng Diyos sa tao? Ano, bakit siya nilikha? Ano ang gusto ng Lord na mangyari sa tao? Okay? Basa. Basa. Okay. So God, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them. And God said to them, ito yung unang salita o unang pangungusap na narinig ng tao mula sa Diyos. Kasi Genesis chapter 1 po yan. Ang Genesis chapter 1 ay paglalala. Nilalang ng Lord yung ganito, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito. Sa ika-anim na araw, nilalang niya ang tao. Ika-pitong araw, nagpahinga siya. Tapos sa verse 27, pinakita rito, kausap niya yung tao. Bilis niya yung tao at sinabi, ito po yung unang litanya. Unang pangungusap na nagmula sa Diyos na binitawan niya sa tao. Okay? Ang tawag po dito ni Pastor Joseph Prince is the law of the first mention. Lahat ng first mention sa Bible, napaka-critical sa buhay ng tao. Ang Diyos, hindi katulad ng tao. Ang tao, minsan maraming salita, pero walang ibig sabihin ng salita. Ay, hindi ganun ang ibig sabihin. Tama? Familiar kayo doon? Nag-away. Kasi sinabi mo, hindi ganun ang ibig sabihin. Maraming ganun pangyayari, di ba? Pero si Lord, pag nagsalita, kung ano yung sinabi niya, yun. Okay, yun na yun. Okay? God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Be fruitful and multiply. Fill the earth, subdue it. Have dominion. Ang dominion po sa Hebrew word ay mamlaka. Ang ibig po sabihin ng mamlaka is kingdom. Royal purpose, royal declaration. Ano pa yung isa? Sovereign rule. Royal power. Hindi po siya basta kapangyarihan. Royal power ang ibig po sabihin ng royal power. Yun nga, pupunta ka naman sa monarchy. Pag sinabi royal power, sino po nakakalam ng kwento ni John the Baptist? Naalala niyo si John the Baptist, pinutulan ng ulo? Bakit siya pinugutan ng ulo? Dahil sa? Hindi. Kaya siya pinugutan ng ulo dahil kay Salome. Doon sa anak. Yun nagsayaw, nagtamburin sa harap niya, no? Ah, walang tamburin doon. Okay, wala. Sabi ko. Okay. Nagbali siya sa harap ni King Herod. Naalala niyo yun? Ano sabi ni King Herod? Kahit anong hilingin mo, even half of my kingdom, I will give it to you. Ang ibig ko sabihin nun, yung sinasabi ng royal power, pag binigas ng ari, ang utos ng ari, hindi na babalik. Yun yung royal power, at once na ang king nag-declare ng ganung word, kahit anong hilingin mo, yung half of my kingdom, ano po yun? Hindi ibig sabihin, bibigay sa iyo kaharian. Ibig sabihin, yung power na kayang maging decree ng isang hari, gagawin niya. At ang nung sabi ni Salome, Nanay, sabi nung king, kahit ano raw, anong gusto mo? Yung ulo ni John the Baptist, wala siya magawa, binitawan niya yung word eh. Yun yung royal power. And God said, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, have dominion. Magkaroon ka ng sovereign rule. So, simula pa lang, Genesis pa lang, ang mind ni Lord nasa kingdom. Nasa kingdom principle, nasa kaharian na konsepto, paghahari konsepto. Mga kapatid, maraming Bible scholars ang nagsasabi, si God, ang purpose sa earth, is theocratic kingdom. Ang ibig po sabihin ng theocratic kingdom,
si Lord ang King, yung mga mananampalataya ang kanyang kingdom. Okay. Ang tawag po doon ay theocratic. Walang king in the flesh. Walang isa lang ang pwedeng gawin ni Lord sa tao na pwedeng maging gabayan. Ang tawag po doon ay priesthood. Yung pagiging saserdote. Okay. Ano nangyari? Ito ay Genesis 1:27. Ano po nangyari sa istorya? Genesis chapter 3. Nagkasala ang tao. So, ano po nangyari? Ang sabi sa Bible, yung dominion ng tao sa earth na wala, nakuha ni Satan yung keys ng kingdom at ang ano sabi sa Bible, sa New Testament. Kaya si Satan ang tawag sa kanya, God of this earth. Yung maliit na Gia, God of this earth. Siya yung nagahari dito, siya ang may-ari, naging may-ari ng mundo. Yung term na naging may-ari ng mundo, kasi yung dominion na ibinigay sa tao, nakuha niya. Pero praise the Lord, binawi ni Jesus Christ. Okay, kaya ang sabi, naalala niyo yung verse, Matthew 16, I give you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. I give you the keys of the kingdom. Merong susi. Kapag, saan ba galit ng susi? Pagbukas ng pinto, hindi ba pwedeng pagsara? Pwede. Pwede rin. Okay. Inaano ko lang ngayon. Okay. Pagbukas ng pinto, pagsara ng pinto, pwedeng meron kang papasukin, pwedeng meron kang hindi papasukin. Okay? So, yung keys of kingdom, binawi ni Jesus Christ. Kaya lang, yung kingdom principle, kakaunti nakakaintindi. So, ang ginawa ni Lord, magandang kwento to. Genesis chapter 3, nagkasala ang tao, si Lord hindi tumigil, gumawa siya ng paraan, yung purpose ng Lord sa tao, paulit-ulit niyang inuulit, ano po nangyari, ipinanganak na si Abraham, ipinanganak na si Isaac, ipinanganak na si Jacob, ipinanganak na yung 12 tribo, yung 12 tribo, nagkaroon ng tagutom sa Kanaan, sila ay napunta sa Ehipto, pinangunahan, ni Joseph, si Joseph naging governor ng Egypt, tapos ang ginawa ni Joseph, pinatawag lahat ng kanyang angkan, pumunta sa Ehipto. Naalala niyo yung kwento? Okay. Tapos nung nasa Ehipto na sila, ang tagal nila doon, nag-flourish sila, naging million sila. Ano nangyari? Yung lahat ng nakakakilala kay Joseph na matay na, meron isang paraon na nag-ari. At ang sabi niya, magkukudita yan. Yun po yung pinakamagandang word. Magkukudita yan. Anong ginawa sa kanila? Ginawa silang slave. 400 years. At isang araw sumilip si Lord. Narinig niya yung tinig ng mga Israelita. Panahon na para buksan uli ang daan. Ano po nangyari? Exodus. And Moses went up to God. Nasa Exodus na. Okay, ang ganda ng ating Bible principle. Moses went up to God and the Lord called to him from the mountain saying, Thus you shall say the sons of Jacob and tell them, children of Israel, you have seen what I did to the Egyptians. So pinalaya sila sa Ehipto. Katakot-takot na peste ang inabot ng Ehipto para palayain sila sa kamay ng paraon. Nakalaya sila. Tumawid sila sa Red Sea. Bumukas ang dagat. Salvation. The keys of the kingdom, pagtawid nilang lahat, sumara ang dagat, sinarado. Ano ang purpose ng Lord? Dalhin sila sa promised land. At dun sa promised land, yung purpose ni Lord mula ng Genesis, ibabalik niya. Dun sa promised land, siya ang magiging king. Yung Israel ang magiging kanyang bayan. At ang sabi ni Lord sa Israel, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, You shall be a special treasure to me above all people. Wow, ang sarap pakinggan nito. Ang sabi ni Lord sa mga Israelita, You will be a special treasure to me. At anong sabi ni Lord? And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. A kingdom of priests. A kingdom of priests. Paano yun? Lupang pangako, gagawin pa yung kingdom of priests. Alam niyo po, sa Old Testament, hindi ka pwedeng pumunta sa Diyos nang walang saserdote. At magugulat kayo, si Abraham,
Si Abraham, wala pa namang law, wala pa namang sinasabing tungkol sa priesthood, nakasalubong niya si Melchizedek. Si Melchizedek, isang priest of God. Eh, wala namang temple nung araw. So, even bago ba mag-exist ang temple, bago ba mag-exist yung tao may pagkakilala sa Diyos, meron ng priest. In fact, sa kingdom, mga kapatid, read your history. Balikan niyo yung history niyo. Balikan niyo yung monarchy nung araw. Yung panahon na natin, yung mga king. Mga kings nung araw. Sila king. Sino bang kilala niyo king? Ako, isa na kilala kong king. Si King James lang naalala ko eh. O, King Arthur, King... Si King, yung taga ano? Mga kapatid, balikan niyo yung history niyo. Meron kayong magugulat, meron nakakatakot na isang pangyayari sa history. Alam niyo po kung ano? Even the kings feared the priesthood. Why? Kasi alam nila, pag walang priest, wala kang access sa Diyos. At ito yung theocratic kingdom. Si Lord ang king, ang Israel, ang kanyang bayan, ang Israel magseserve as priesthood. At lahat ng nation sa earth, dadaan sa kanila para makarating sa Diyos. Napaka, wow! Mga kapatid, isang napakalaking privilegio sa tao. At kung tayong mananampalataya, maiintindihan na natin yung priesthood sa buhay natin. Mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit si ano dahil ng dahil sa akin, si ano lapit ng lapit sa akin. Kasi meron siyang nakita sa ino, wala siya eh. Yung access kay Lord. Kaya marami humihingi sa ino, pre. Kaya pag nalaman kailang Christian, bakit ganito? Naririnig ko lang, naghihinayin siya ng problema sa iyo. Si ano yung hinayin sa akin na hinayin ng problema? Parang tingin niya sa akin, Diyos, bakit tingin siya na hinayin ng pera sa akin? Hindi po yun. Kaya merong ganun, kasi merong iba sa iyo, merong iba sa atin, na wala sila. Hindi nila alam kung paano pumunta kay Lord. Ang alam lang nila pumunta kay Lord, pupunta ka pa Biyernes doon, luluhod ka mula pintuan ng simbahan hanggang papunta ng altar. O sabi, tutuin siya sabi ah, tuwing mahal na araw, bakit lahat ng piyesta, lahat halos doon ng mayaman lang sa piyesta, anong ginagawa nila? So, ganun po nangyari. And you shall be a kingdom of priests. So, nagre-refer na naman to sa kingdom, sa kaharian na naman ng Diyos. Okay. But the problem, ito na naman. May problema na naman. Ang nangyari po, yung mga Israelita, nag-fail na naman sila. At ang pinakamasaklap, dun sa failure ng Israelites, nag-demand sila ng pinakamatinding kasalanan. We want a king! Nung nagdiman sila ng king, sumakit yung puso ng Panginoon. Naalala niyo po yung kwento? Sabi niya, sabi ng Lord kay Samuel, nagigrieve yung heart ko. Hindi pa ba sapat ako na Diyos sa kanila bilang hari? Humingi sila ng king. Napabuti ba ang buhay nila? Mga kapatid, ayon sa history ng Bible, yung king na dinimand nila para mabuhay sila, yung mismong king na nagtulak sila para lumayo sa Diyos. At ano nangyari? Ang Israelites nawala. At kung ang Israelites, hindi lang nawala ang Israelita, nawala sa mapa. Walang nag-exist na kingdom ng Israel. Dumating si Jesus Christ sa Egypt 400 years. After 400 years, the last prophet, Malakay. After ng Malakay, sino? Matthew. Okay. Sa Bible natin, isang page. Sa history, 400 years na naman. Same. 400 years, dumating ang Savior. Pagdating ni Jesus Christ, in-introduce niya ano? Lord, turuan niyo kaming manalangin. Ano sabi ni Lord? Ganito kayong manalangin. Ama namin, sumasalangin ka. Iisa, Ama. Iisa, Ngari. Mapasa amin ang kaharian mo. Ito yung ipanalangin niyo. Mapasa amin ang kaharian mo.
si Jesus binababa yung kingdom, yung Kristiyano gustong pumunta sa kingdom. At may naglakas ng loob, nagtayo ng kingdom sa Mindanao. Joke po yun. Okay. So ano naman ang prayer? Bakit hinihingi ng Diyos? Bakit ang prayer ni Jesus, ibabago yung kingdom? Okay? Hallelujah. Minaintindihan po kayo? Yes. Next slide. Nung si Jesus nagpipreach na, Matthew 21:33-43, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Alam niyo po ba yung Matthew 21 na yan? Yung Matthew 21 is the parable. Ano yun, kapatid? Sa atin yun? Ah, sa mic ko? Kala ko it is... Please, okay. Ito po yung parable ng vineyard. Ang parable ng vineyard, ganito. Si Lord nagtayo ng vineyard, tapos sumali siya. Sabi ng owner, aalis ako, alagaan niyo yung vineyard ko. Ano nangyari? Nagpadala ang Panginoon ng isang suko para sa vineyard. I-check yung vineyard, anong ginawa ng mga tao? Pinatay nila yung suko. Nagpadala ulit, pinatay nila. Pang-apat o pangatlong padala, sabi niya, papadala ko anak ko. Baka sa anak ko, i-honor nila yung anak ko. Pero ano nangyari? Pinatay nila yung anak. So, pinipredict na ni Lord yung kanyang future. May kamatayan sa doon sa cross. Pero nung malaman nung hari na pinatay nila yung anak, sabi doon, pinuntahan ng owner yung vineyard. Pinatay nila yung isa, yung pinakatangi-tangi yung anak. Therefore, kaya nga ito ang gagawin sa inyo, yung vineyard ko, the kingdom of God will be taken away from you. At ibibigay niya sa mga tao magpuproduce ng fruit na ito. Hallelujah. Wala sa kanila ang kingdom. Kanino binigay? Okay. Ano ang isang privilege ng isang taong naninirahan sa isang kingdom? Okay. Tayo ay Pilipino. Ito maganda. Huwag lang yung umating kanina umaga. Trivia. Ano ang pinaka-benefit na maging isang Pilipino? Manirahan daw sa Pilipinas. At dito, ano ang alam yung benefit na maging isang Pilipino? Ano ang merong katangian siya na ma-enjoy niya? Napaka-spiritual niya talaga. That is it. No. Citizenship. Saan lang yung citizenship? Kung Pilipino ka at Pilipino citizen ka, lahat ng meron ng Pilipinas, you will enjoy lahat ng privilege na meron sa Pilipinas, dapat ini-enjoy mo kasi Pilipino ka. Yung blessing ng kingdom, sabi niya, ibibigay ko sa makakapag-produce ng fruit, kaya lang dapat maging part ka ng kingdom. So anong ginawa ni Jesus Christ? Para maging citizen ka ng kingdom, nagbukas siya ng daan. Diyan. Basa. Wow! Alam nyo, mga kapatid, tanggapin nyo yung revelation na, huwag mo wala sa inyo. Yung blessing ng kingdom, kasi nga, tinanggal na sa kanila, binigay sa tao makakapag-produce ang fruit na ito. Wala eh. Ano sabi ni Lord? Dumating siya para sa kanyang bayan, yung bayan niya hindi siya tinanggap. Kaya ang sabi ni Lord, yet to all who receive Him, sa lahat ng kikilala kay Jesus Christ, sa lahat ng tatanggap sa Kanya, sa lahat ng mananampalataya sa Panginoon Jesus, binibigyan niya ng right, the citizenship of the kingdom. Para ma-enjoy mo yung blessing ng kingdom, kailangan mo maging citizen ng kingdom. At para maging citizen ka ng kingdom, kailangan mo si Jesus Christ. Hey, mga kapatid, lahat meron ang langit, lahat para sa atin. Kaya nang, ito yung problema.
problema? Oo, mayroong problema. Kita mo, ginawa na nila ni Lord. Yung purpose niya, hindi nawawala. Mag-set siya ng kingdom. Kaya ginawa niya, yung Israel, hindi niya na-function na. Ay, sorry po, baka mamisinterpret po ako. Mga kapatid, ang Israel po ay nananatiling Israel. Ang calling ng Israel, nananatiling calling ng Israel. Romans chapter 14, the gifts and calling of God is irrevocable. Hindi nawawala yung calling ng Israel sa timetable ni Lord. Israel is Israel, but the kingdom of God wala na sa kanila. Kaya ang sabi ni Pablo sa gospel, ano? Wala ng Hudyo, wala ng Greko, wala ng babae, wala ng lalaki, lahat tayo pantay-pantay. If you are a son of God, if you are a child of God, kung anak ka ng Diyos, lahat ng benefits ng kingdom, maririsip mo, hindi lang sa Israel, maging tayong mga hintil, matatanggap natin ang blessing ng kingdom. Wow, ang sarap maging Kristiyano. He gave the right. He gave the right. Marami po talaga man eh. Sino nakakilala kay Pablo? Naalala niyo nung nilitis sa Pablo? Nung ginulpi si Pablo sa New Testament, sa Acts? Acts 27, 28, 26, 27, ginulpi si Pablo, pinarusahan siya, nilati ko siya. Hindi kumikipo si Pablo. Tapos nung tumayo yung centurion sa harapan niya, sabi ni Paul, bakit niyo ako ginulpi? I am a Roman citizen. Natakot yung pumalo sa kanya. Naalala niyo yung kwento? Sinumbong doon sa gobyerno. Hoy! Roman citizen to, bakit mo ginulpi? Di ba lahat sila na makaawa kay Pablo? Sabi niya, sir, pwede ba umuwi ka na? Bakit ako uuwi? Ginulpi niyo ako eh. Walang due process ng law. Why? Kasi yung na eh. Mga kapatid, ang Roman citizenship nung araw, grabe ang privilege niya pag Roman citizen ka. Kaya nung ginulpi nila sa Pablo at sinabi ni Pablo, I am a Roman citizen. Kung alam lang ng anak ng Diyos, yung privilege niya as a son of God, as a daughter of God. Alam niyo po, ang nakakalungkot sa isang mananampalataya, ang nakakalungkot sa mananampalataya, yung malungkot siya. Maraming mananampalataya, insecure. Nakabusamot ang mukha. Parang wala ang Diyos. Mga kapatid, hindi lang langit ang binigay ng Diyos sa atin. Yung kaisa-isang anak ibinigay sa atin. Ano sabi sa Romans chapter 8? Kung yung anak nga ibinigay yung pangangailangan pa kaya natin, privilege mo yun eh. Hallelujah. Kaya nga po ang mindset mo, hindi religious. You are a part of a kingdom. Yung kingdom Lord, taga-kingdom ka. Ikaw ay binong sa kaharian ng Diyos. Lahat ng nai-enjoy, yung privilege ng isang citizen ng kingdom, nai-enjoy mo dapat yun. Naintindihan niyo po? Okay. Ito na yung problema. What is the problem? The problem is, hindi po, sa pasigay ko yan. Ay, ate, talingan na natin yan. Hindi. Oh, sige na, okay na ako dyan. Basa. Basa. Ano daw ang seek mo? Si Lord? Si Lord? Seek ye first? Sinabi ba dyan, seek first God? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Yan yung sinabi ko, Matthew 6:33 yan. Basahin niyo po yung mula verse, o verse 20 yata yung pababang pag-anun. Basahin niyo lahat ng verses yung magugulat kayo. Why? Kasi ang tao ang hinahanap niya, food, shelter, and clothing. Pero ang sabi sa Bible, water, food, and Matthew 6, tubig, pagkain, at damit. Yung priorities ng kingdom na wala sa tao, kaya hindi mai-add sa kanya. Bakit? Kasi yung priority niya na wala. What is priority? Anong oras na? Okay. Ito yung ayaw kong ma-miss. At ayaw ko yung ma-miss nyo. Mga kapatid, pakinggan nyo po ah. Okay. What is priority?
what is the principle and concept of priority? Ang sabi ni Lord, seek ye first. Unahin mo muna. Hanapin, hanapin mo muna. Unahin mo sa lahat ang kingdom ni Lord. Unahin mo muna. Huwag mong mamiss ito. I-prioritize mo sa buhay ito. Ang ibig sabihin po ng priority, seeking God first. Number one, it is the principal thing. Putting first things first. Establishing the most important thing. Primary focus, placing in order of importance, placing highest value and worth upon first among all others. Life with the wrong priorities, life without a purpose, is life with the wrong priorities. Success, take note, success in life is measured by the effective use of one's time. When your priorities are correct, you preserve and protect your life. Kung tama ang priority natin sa buhay, iniingatan natin ito. Ang priority natin sa buhay, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Why? Because you are a kingdom people. We are a kingdom people. Tagang-aharian tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Dapat inuuna natin ang kaharian ng Diyos. At kapag ang sabi niya dito, kapag ang priority mo tama, you preserve and protect your life. The greatest mistake in life to is... Listen. Kaya ayoko mag-ganito eh. Okay. Kaya lang ayoko mawala eh. Pakinggan niyo mga kapatid ah. The greatest mistake in life is to be busy but not effective. The greatest mistake in life is to be busy but not effective. Ano ba? Ano ba? Failure to establish correct priority causes you to waste your two most important commodities, your time and your energy. Sino dito may mga asawa? Taas ang kamay. Mga kapatid, pakinggan nito ha. Pakinggan nito, magandang katotohanan ito. Mga may asawa, ang priority nyo sa buhay, hindi anak ninyo. Ang priority nyo sa buhay, asawa ninyo. Uy, wala akong sinabi kung pabayaan nyo yung anak ko ha. Anak ko, wala akong sinabi ganun ha. Wala akong sinabi ganun, baka kaso pabayaan. Wala akong sinabi ganun. Ang sinasabi ko, ang priority mo sa buhay, kung may asawa ka, ang priority mo sa buhay, asawa mo. Hindi barkada, hindi kung ano-ano, asawa mo. Alam niyo kung bakit? Pagtanda niyo yung mga anak niyo, mag-aasawa yan, iiwanan kayo, matitira sa inyo, asawa. Eh, paano yung asawa mo, pinabayaan mo, di tuyot na, di nagtatsaga ka sa tuyot. Tingnan niyo yung asawa ko, inaalaga ako, ang ganda niya. Siyempre, ganun din kayo sa asawa. Hallelujah! Siyempre ako din, di ang pogi-pogi ko ngayon. May nag-aalaga sa akin eh. Alam niyo po, 25 years na po kami kasal. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa naranasan bumiling damit ko. Siya lagi bumiling damit. Kasi pinipili niya yung yung buha ko kayo. Okay. Hallelujah. Ano ba? 25 years na po kami kasal. Pag naliligo po ako, lagi ako may grip at may tuwalya. Ilagi niyang inaapit sa akin. Wow, ang sweet. Talaga na sa akin. Eh, yung mga umatid na encounter, nakarinig ng ano, magandang balita. Wow, alam na. Okay. Hallelujah. Priorities. Priorities. Okay, sabi po dito, when your priorities are not correct, you will find yourself busy with the wrong things, majoring on the minor, doing the unnecessary, becoming preoccupied with the unimportant. Ultimately, it will cause you to forfeit your purpose, which results in failure.
failure. Kaya maraming failure sa buhay ng Kristiyano natin. Why? Wrong priorities. At ang priority natin, ito na yung most, sabi nga po ng author, this is the most powerful statement ni Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nasa seeking first pa lang ako, wala pa yung righteousness. Kaya alam, manana tayong oras. Alam niya, sige po, part 2 yung righteousness. Wow, very, very powerful. Okay. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. All distinction to you, atin yan to you. Mga kapatid, tingnan nyo lang kung makaka-relate kayo. Balikan nyo yung mga prayer time ninyo. Balikan nyo yung prayer time nyo. Balikan nyo yung iniiyak mo sa Panginoon. Suriin nyo kung mabuti. Ano ang iniiyak mo sa Panginoon? 90% ng iniiyak natin sa Panginoon, lahat yung basic needs natin. Pagkain, trabaho, pag-aaral. Kung tatanggapin natin ang katotohanan, marami tayong iniiyak kay Lord, halos lahat pangangailangan natin. Pag pinag-iralan niyo yung Matthew chapter 6, ano bang verse nagsimula niyo? Okay, Matthew 6. Ang context ng Matthew chapter 6 ay nagsimula sa verse 25, yung nag-testify kanina, si Sister Rose, siya daw ay warrior. Ano sabi sa verse 25? Therefore I tell you, do not worry about your life. Huwag kang mag-alala sa buhay mo. Huwag kang mag-alala sa kakainin mo. Huwag kang mag-alala sa iinumin mo. Huwag kang mag-alala sa katawan mo. Ano ba ang importante? Yung buhay mo, yung pagkain. Tingnan mo yung mga ibon. Yung ibon lumilipad, hindi sila nagtatanim, hindi sila umahanim, pero hindi sila nagugutom. Ano sabi ni Lord? Hey, mga anak, mas importante kayo sa ibon. Ano ba sabi niya? Sa pag-aalala mo ba, makakapagdagdag ka na isang oras sa buhay mo? Hindi. Pag nag-aalala ka, binabawasan mo yung oras sa buhay mo. Maraming taong namatay dahil sa pag-aalala. Dahil sa takot. Takot ko. Dahil sa takot. Lumindol ng konti. Wala ka na makita sa Facebook kundi lindol, 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 lindol. Wala bang ibang balita nito? Talagang lindol lahat eh. Siyempre, wala naman tsunami talaga. Siyempre, talagang lindol. Okay? Ano pa? Ano sabi ni Lord? Tingnan niyo si Solomon. Si Solomon yung pinakamayamang hari. Tama? Pinakamayamang hari. Pero ano sabi niya? Yung damit, yung ganda ng damit ni Haring Solomon, hindi niya pala napantayan yung damit ng halaman. Grabe si Lord, ano? Ang tindi ni Lord mag-discourse, ano? So, bakit ka mag-aalala? Ano sa verse 30? If that is how God clothes the grass of the field, the grass of the field, kung paano niya binibihisan yung mga damo, ano ba kaya tayo? And then, do not worry, saying what shall we eat, what shall we drink. Lahat na ito, hinaharap ng tao pagano, yung tao mo walang pagkakilala sa Diyos. Hallelujah. And then, sabi niya, 32, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows all of them. Alam ni Lord yung pangangailangan natin. Kaya na, unahin mo munang hanapin ang kanyang kaharian and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sana kung ang Kristiyano nag-worry, hindi ako makakapag-divorce. Malilate ako sa church. Yan yung magandang worry. Hindi, wala eh. Ay, church lang naman yan. Sabi nung nanay, oh, matulog na kayo, may pasok bukas. Matulog ng maaga. Pagdating ng Sabado, oh, sige, manood na kayo. Church lang naman bukas. Ang pambihirang nanay yan.
bigyan niyo ng priority ang brothers and sisters. Hindi tayo nandito para nagkumanta ka ng isang oras, makinig ka ng preaching ng isang oras, tumawa ka, tapos mamaya-maya, kamayan tayo, God bless you, nabigay ka tayo, sumuwi ka. Ano yung kingdom na yun? Yung ginagawa, napakaliit na bahagi ito ng buhay Kristiyano natin. Yung purpose ng Lord natin, yung purpose ng Lord, mula nung isa, to have dominion, to be fruitful. Kaya nga pagdating sa John chapter 15, yung kapisado niyo pa rin yun, John 15, 16, hindi kayo ang tumawag sa akin, sabi ni Lord. Ako ang tumawag sa inyo. Pinili ko kayo itinalaga para ano? Para humayo at mamunga. Maging fruitful tayo. Yun yung purpose. Hindi na mawala yung purpose ng Lord. Eh bakit meron salitang humayo? Kasi yung kingdom of priesthood, yung priesthood, yung ministry ng priesthood, ikaw na namamagitan para sa tao, hindi inaalis ng Diyos yun. Yun yung isa sa pinakamagandang privilege ng citizen ng kingdom. Gusto niyo magandang katotohanan? Kung wala kayo, wala sila. Nakarating ba kayo mag-isa rito nang wala nang invite sa inyo? Nakapunta kayo rito nang wala nang invite sa inyo? Meron na magitan para sa inyo. Mga kapatid, lahat kayo, kaya kayo nandito, yung taong first na na-meet kayo, akala mo na-meet lang kayo. Ganito, invite ka sa church. No, mula nung araw na nakilala ka nila, mula nung oras na nakilala ka nila, ewan ko kung ganun kayo ha, mula nung oras na nakilala nila kayo, hindi na sila tumigil ng panalangin para sa inyo. That's the ministry of priesthood. And yun yung blessing na ibinigay sa atin ng Diyos. Mamagitan ka para sa tao. Ma-introduce mo sila sa panibagong kingdom. Not the kingdom of this world, but the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. And all these things shall be added unto you. Okay? Okay. Okay na. Okay. After na makita mo ang priority mo, nagsulat si Lord ng isang salitang priority of God. At ang sinabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Okay. At ito na yung kinakdeen. Ang sabi ni Lord, according to his assessment, Jesus Christ, when Jesus states God's number one priority to seek first his kingdom, it is the most important statement made by the Lord Jesus. It is more important than food. It is more important than water. It is more important than clothing, than shelter, than every other basic human need. According to his assessment, anong sabi ni Lord? Ito yung magiging priority ng kingdom people. Ito dapat ang mag-preoccupy sa kanila. Ito dapat ang nasa isipan nila. Maging priority nila ang kaharian ng Diyos. Ito yung binigay sa atin that we might understand, we might discover, and enter into the kingdom of heaven. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Naintindihan po ako? Sabay ko. Naintindihan po ako. Hallelujah. Alam niyo po, kaya ngayon, kaya niyo sabihin, walang napakaganda uri ng buhay dito sa mundong ito, kundi maging anak ng Diyos. Walang pinakamagandang klase ng buhay na meron sa mundo kundi maging anak ka ng Diyos. Ang problema, maraming anak ng Diyos, hindi niya priority ang kanyang ama. Okay, back to basic. Basic number one, how is your devotion? How is your prayer life? Square one. Kailan mo nami-meet si Lord? Pag Sunday na lang? Ano ang kingdom values mo? Ano ang kingdom principle mo? Hanggang ngayon ba nang i-struggle ka sa pagbibigay?
Masumbakit may pagbibigay ba? I-added na ni Lord. Hindi, kasama po yung sa kingdom values. Bakit kinwestiyon ba ni Jesus ang tax sa Bible? Sabi ng mga pariseo, bakit sila ano nagtatax kayo? Sabi niya, magtatax din ako. Sabi niya kay Peter, kuha ka ng pera doon sa ano? Isda. Nagtax siya, di ba? Why? Kasi alam niya ang principle ng kingdom value. Nag-i-struggle ka pa rin ba sa pagbibigay? Nag-i-struggle ka pa ba sa worship mo kay Lord? I-ayos mo yung priority mo sa buhay. Mga kapatid, siguro kung susukatin tayo, dito tayo susukatin ng Panginoon, sino yung inuuna natin sa buhay natin. Okay, our priorities in life. At mga kapatid, ang pinakamagandang blessing ng Lord sa atin, when you seek first His kingdom and His righteousness. Pupunta tayo sa part 2 natin yun, and His righteousness. Pag binigyan naman ng pagkakataon sa atin, and His righteousness. Pag-aralan natin yung righteousness. All these things shall be added until all these things, sabihin nyo nga, all these things shall be added unto me. All these things shall be added unto me. Kung unahin mo siya, okay, kung priority mo si Lord, pag pinag-aralan mo na yung righteousness, nakaw! Pangalawang problema ng Kristiyano, righteousness. Maraming nag-i-struggle sa righteousness. Maraming hindi naiintindihan ang righteousness. Okay? Pero praise the Lord. Meron na tayong pundasyon. Kung unahin mo palagi ang Diyos at ang kanyang kaharian. Siyempre, hindi mo pwedeng unahin ang kingdom na hindi mo kilala ang King. Tama? Okay. So, mga kapatid, isa sa encouragement sa inyo, sa atin, bawat isa sa atin, unahin natin palagi si Lord. At hindi sasala lahat ng bagay ay pagkakalob sa atin ng Diyos. Yung mga teenager dito, huwag kayong maghanap ng pogi at maganda. Unahin niyo si Lord, mas maganda pa ibibigay sa inyo. Mas pogi pa ibibigay sa inyo. Amen. Hallelujah. Magandang trabaho, unahin mo si Lord, mas maganda pa yung kayang ibigay ng Diyos. Amen? Hallelujah. Si Lord, walang pinipiling tao si Lord. May alam ka, wala. May experience ka, wala. Pag kumilos ang Diyos, lahat ang himalang makikita mo. Lahat ang imposible, magiging posible. Hallelujah. Wala nang pag-asa, may pag-asa pa. Basta nakita mo si Lord, minsan may umiyak sa akin, Pastor, ipag-pray mo ako. Bakit? Yung anak ko, ay... Sorry, anak ba yun? Asawa yata, sorry. Yung asawa. Oh, sorry, anak na lang. Nakalimutan ko anak asawa. Yung anak ko, sinugod sa ICU, pag-pray mo ako. Sige, pray tayo, Lord, dinadalayin sa iyo, ganyan, pinag-pray namin. Tapos nakakita ko na revelation. Pagkatapos ko mag-pray, sabi ko, Brad, huwag kang mag-alala. Sinamahan siya ng Panginoon. Salamat, Pastor. Nakita mo, oo. Sabi, di ba sabi ko sinugod sa ICU? Sabi ni Lord, huwag kang mag-alala, I see you. Hallelujah! Hallelujah! Okay. Galing kita, ano? Amen! Hallelujah! Sarap ng tawa rin sa likod, ha? I see you! Sabi ni Lord, I see you! Don't worry, I see you. Don't worry, I see your need. Don't worry. Seek first His kingdom. Don't worry. Amen? Amen. Let's pray. Sige po, tayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob sa amin. Bigyan po namin ng malaking prioridad, Panginoon, na hanapin ka, hanapin ang iyong kaharian.
Lord, forgive us, Lord God, sa mga pagkakataon, hindi ka nagiging priority ng aming buhay. Patawarin mo po kami na pe-preoccupied kami ng maraming bagay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, sa mga araw, Panginoon, na lumilipas na hindi ka man lang namin naalala, Panginoon. Patawarin mo po kami sa kabisihan namin, Lord God, naaalala ka lang namin, pagpagod na kami, magpipray kami sa gabi, magpapasalamat kami, Panginoon. Even, Lord God, patawarin mo kami sa mga pagkakataon, even kahit sa pagkain, Panginoon. Nakakalimutan ka namin, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa pagbibigay ng maling prioridad sa aming buhay. And then, may mga times ino-question ka namin, bakit ganito? Pero kung babalikan lang namin ang storya ng buhay namin, makikita namin, Panginoon, lagi ka namin naiisa sa tabi. Hindi ka namin nabibigyan ng prioridad sa aming buhay, Panginoon. Minsan nga, Panginoon, natitiis namin na hindi kami makapag-devotion. Natitiis namin na parang hindi ka namin namimiss. Forgive us, Lord God. Hallelujah. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, nais namin makita. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka hindi lang sa aming buhay. Maghari ka sa buhay ng pamilya. Ang kaharian mo ay mapa sa aming pamilya. Ang kaharian mo ay mapa sa aming bayan. Ang kaguluhan na nangyayari sa aming bayan, isa lamang resulta ng hindi pagtangkilik ng tao sa iyo, Panginoon. Nagdidimand kami sa aming
Ikaw ang pag-asa ng aming bayan, Panginoon. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang pag-asa, Panginoon, ng bawat mamamayan. Ikaw ang pag-asa ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to you. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Minsan pa, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. In Jesus' name we pray. Konting announcement lang po. Opo, yung po sa encounter, yung mga galing sa encounter, yun pong po sa encounter nyo po, mag-i-start na sa Sunday. Sunday, June na, no? June 4. Ah, sorry. June 4. Okay, 8:20 to 9:20 para makapagpahinga po kayo, attend kayo ng second service. So, ini-encourage po namin kayo. Brothers and sisters, welcome to the kingdom of God. Okay? At ito pong, Pastor, bakit may post-encounter? Ito na po yung mag-insert na po kayo, lumalim sa pagkakilala sa Panginoon bilang bahagi ng kanyang kaharian. Magkaroon kayo ng knowledge, lahat ng pribileyong binibigay sa atin ng Panginoon, talagang maranasan natin. Amen? Hallelujah. Okay, tapos po, huwag po kayong mag-alala, patuloy po namin pinag-usapan itong oras na to, baka mabago po siya. Kasi po, ipag-pray natin. Church, please pray. I-open po uli ang SOL 1, ang SOL 2, yung mga hindi nakatapos. Tapos i-open po ang SOL 3. Papunta talaga tayo dun sa magandang ginagawa ni Lord, discipleship. Discipleship is citizenship. Okay? Discipleship is citizenship. Talagang, syempre, as a disciple, privilege mong malaman lahat ng ibinigay sa'yo ni Lord. Amen. So, pinag-aaralan po iyon. So, para lumago tayong patuloy sa ating pananampalataya. Kaya, praise the Lord. Habang piniprepare tayo ni Lord, mga kapatid, alam niyo ba bakit kayo inihanda ng Diyos para paglipat natin sa bagong building? Itong hina naman. Wala bang ano dyan. Wala bang sign. Pati drums. Okay. Okay, may isa pa po. Mga kapatid, sa anniversary po natin, June 25. Ano siya si Pastor? Pastor, finish na po ba natin? 1825 anniversary, June 25. Apo, June 25. Okay. Praise the Lord! 16 years! Excited, ang ganda na gagawin ni Lord sa atin. 12 hours praise and worship, Lord. Lahat na, ang galing ni Lord. Okay. Free food! Magdala lang kayo, free food! Okay. Meron po kami ilalabas. Mga kapatid, pakinggan niyo po to. Maganda na po kayo, pwede na po kayo mag-order. Pag-order niyo, magbayad na po kayo. May ilalabas po kami t-shirt. Mga kapatid, itong t-shirt na to ay hindi para mag-profit yung wala pong bayad dito sa labor, walang bayad sa gagawa, libre po yung printing, kaya lang po kayo magbabayad. Yung maganda po kayo ng from 150 to 170, kasi po kaya natin ito gagawin, alam nyo kaya kayong bigyan ng free. Kaya lang, may pinaghahandaan po tayo, lahat po ng pera na makukuha dun sa t-shirt, ilalagay po siya sa sound system. Okay. So, nag-expect kami ng mga nasa 10,000, ganoon. Na magiging blessing dun sa t-shirt, ilagay po siya sa sound system. Tingnan niyo yung boses ko, may maganda pa rito eh. Okay. So, yun po ha. Pwede na po mag-order. Meron pong sample dyan sa office. Nung sizes gusto po ninyo. So, kung kayo po ay bless ni Lord, ang t-shirt ay 200. Kung hindi naman, okay. Amen. Okay. Meron ka pong isa. Okay, so quick announcement po para sa youth ministry.
Magkaroon po tayo ng youth fellowship this coming Friday na. June 2, ang title is Camp Moto. Camp Moto. Okay, so June 2, this coming Friday sa Silang Cavite. Para po sa registration, lapit lang po kayo sa labas kay Sam pati kay I. So, ang registration fee po is 300 pesos para po sa entrance, transportation, and lunch. So, yun po. For further announcement, check po yung FB page ng Youth Unite. Yun po. Thank you and God bless. Sige po, tara po yung lahat na itumayo at magkamayan at tunayan ang ating Diyos ay buhay. And we live only for God. Hallelujah! Thank you, Lord!